Sa video na to ay samahan nyo kami explore ang Atimonan, Quezon. Pupuntahan natin ang magagandang lugar na kung saan dito nyo lang matatagpuan. Dito na tayo sa Bifort. Ano nga guys, nandito na tayo sa Bifort Garden. Ayan, ganda guys, dito tulay. Quality. Yan, yung Serena. Tinamaan ng kidlat dyan. Ah, tinamaan po ng kidlat. Aba yan, tinamaan daw pala ng kidlat. Yung po mismo Serena. Total po yung Serena. Aba yan, tinamaan daw pala ng kidlat yung Serena. Dinaanan din natin ang sikat na daan na kung tawagin is Bitukang Manok. Ipapakita ko rin sa inyo ang daan na kung saan ito ay magdurugtong sa Atimonan, Quezon at Mauban, Quezon. Sa panahong ito ay ginagawa pa itong daang ito, kaya naman ito lang ating mapapakita hanggang dito sa abot-tanaw ng ating drone. Papuntang ano to, Zigzag Road. Atimonan, Zigzag Road yan. Yan, nandito na ulit tayo. So hindi tayo nakapagpalipad na ang drone. So mamaya dito tayo sa kaliwa, pero dadaan lang tayo dito sa bungad. Papalipad lang tayo ng drone sa may Zigzag Road, Atimonan yan. Hindi tayo nakapagpalipad ng drone nung nakaraan dito dahil sobrang hangin. Yan, yun, taga atin oh. Yung taga amin yung kakambaser. Sino ba yan? Anong pangalan na yan? Yan, dito na ulit tayo sa Quezon Protected Landscape. Guys, andito na ulit tayo sa may Bitukang Manok. Kaso, dito lang tayo sa bungad. Papalipad lang tayo. Dahil last na punta natin dito, kung napanood nyo yung vlog natin, so hindi tayo nakapagpalipad dito, kaya naman papalipad na lang tayo dito sa may Bitukang Manok. Kaya nandito tayo sa may Bitukang Manok. Yan. Yan guys, nandito na ulit tayo sa may Bitukang Manok. So hindi tayo nakapagpalipad lastly, napunta natin. So papalipad tayo dito ngayon dahil maganda ang panahon. So yun guys, ang lakad natin is doon sa mismong bayan ng Atimonan. So pupuntahan natin yung tawagin is Serena na Serena, or ano nga tawag sa ganun? Serena na nasa bato. Yan guys. At saka yung lumang daungan nila, saka yung parke kung tawag. Mamaya malalaman natin kung ano talagang tawag doon. So dito muna tayo sa Atimonan Zigzag Road yan. Ayan, kita naman nyo dito yan, lalaki ng puno yan. Oh. Ayan. Ito nga pala kasama ko si Rencel, saka si Mrs. Yan. Ito yung ating pinuntahan lastly. Oh, subscribe daw yung kanyang YouTube guys, channel. Meron akong channel, Rain Sales Eventful Diary. Please subscribe. Subscribe niyo ang kanyang channel, support din natin. Yan. So magpapalipad tayo doon muna tayo. Sa mga oras na niyan guys, so sinubukan kong magpalipad, kaso ang problema, walang masagap na satellite. Mayroon man is hindi naman ganun ka-safety magpalipad. Kaya pala yan, nung daming mga nasirok or napapalad or na-out of control na drone dito sa Zigzag Road. Kaya naman, dumiretso na kami sa aming destinasyon, ang bayan ng Atimonan, Quezon. So
So ayun guys, ayun, lampas na tayo ng Bitukang Manok. Hindi na nga tayo nag ano sa Bitukang Manok dahil alanganin yung signal satellite natin. So doon na lang tayo sa ating pupuntahan na talagang pupuntahan natin ngayong vlog na to, doon sa pinakang bayan ng Atimonya. Nandito tayo sa may spot dito, Rizel, maganda dyan. Spot. Binabista spot. Doon na lang kasama natin vlogger ang mag-vlog dyan sa kabila yan. Si Rizel, ano nga pangalan channel mo? Rizel's Event Diary. Rizel Event Diary, haba naman. May mga vlog na tayo di ang ginawa sa Zigzag Road or Bitukang Manok, kaya panoorin nyo na lang. At saka dito sa may Atimonan Zigzag Park, mayroon din tayo dyan vlog. So panoorin na lang, explore nyo sa aking YouTube channel, Richard Kabili Vlog. Pagkalampas ng Atimonan Zigzag Park. Bounce ka lang, hindi ka didiretso doon sa mismong bangin. Ayos nga yung naano nila. Hanggang baba pa ito. Mababa ito? Oo. Ito ay zigzag. Ayan, nandito na tayo sa may pinakang labasan. Saan ang ating ano, destinasyon. So tigil muna tayo dito. Kunti. Katabi lang tayo. Okay. So, nandito na tayo. Region 4A. Atimonan. Ito na guys, nandito na tayo sa may pinakang Atimonan. At ang destination natin ngayon is Atimonan by Fork. Yan, pantay na. Lampas na tayo ng Zigzag Road. So nagdaan tayo ng Atimonan Zigzag Road. So may vlog na tayo dyan, panoorin nyo na lang yung ating pinakang vlog dyan sa Atimonan Zigzag Road at doon sa Atimonan Zigzag Park. So dito naman tayo sa next destination natin is Atimonan by Fork. Atimonan by Fork. Yan, pantay na naman dito. Doon lang, nag-shortcut na tayo dahil malayo doon daanon. At saka mga nadaan doon is yan, mga kasalubong nating malalaking truck. So okay, ang ganda ng lugar dito yan. Ang ating destination is 12 kilometer. So tamang-tama, alas 11 na. So doon na tayo baka kumain sa may Atimonan by Fork. Balite naman guys ang daan dito yan, oh. Kaysa doon sa may pagbilaw, talagang halos butas-butas yan, ang hirap umiwas ng daan. So dito okay naman yan, hindi naman ganun kanlalalim. Ang ganda pati ng lugar na dito yan. Medyo kakunti na daan, kaya lang madaming truck na kasalubong yan. Bus. Manabiyahe dito yung bus. Biyahing Alabang. Anong pangalan, bus? Mandigma. Ay, kaya mga biyahing Bicol. Mga biyahing Bicol. Dito nga pala ang daanan papunta sa Bicol. Kung taga Bicol kayo, madadaanan nyo itong lugar na ito. Lawak ng daan dito. Four ways. Four lane. Oh, yun, lalaking truck na nadaan dito. Kung tayo nag-shortcut, oh, mga kakasalubong, makakasabayan natin yung malalaking truck tsaka bus.
Doon sa atin dinaan ang zigzag road, kaya lang medyo ahon at medyo zigzag nga. Kaya nga zigzag road is maliliit lang na nadaan ang talagang nadaan doon. Bago sumapit ng bayan ng Atimonan, Quezon, so may madadaan ako dyan na ginagawa na daan. Ito yung daan na kung saan is going to Mauban, Quezon. So itong daan itong ginagawa is magdudugtong ng Atimonan, Quezon to Mauban, Quezon. Yan, ginagawa pa naman, under construction pa, kaya hanggang dito lang ating vlog sa tabi or hanggang sa matanaw lang ng ating drone. Yan, dito sa makalampas ng tulay, hanggang doon sa may paahon ng bundok, andun pa lang yung pinakang daan. Yan, yung bypass road na kapag nagawa is napakadali lang pumunta ng Mauban, Quezon from Atimonan, Quezon, or Mauban, Quezon to Atimonan, Quezon. May ginawa rin tayong vlog doon sa may Mauban, yung magdudugtong dyan. So mayroon tayo doon vlog, nakabike tayo doon, kaya bisitahin nyo yung aking channel doon sa may Alita Falls. Yung pagpunta ko ng Alita Falls, so nakabike kami, pinuntahan namin yung pinakandulo nung daan ng papuntang Atimonan, Quezon. Ito yung kadugsong. Na lang bago sumapit ng bayan ng Atimonan, Quezon. Welcome to, yan, nandito na tayo. Welcome to Atimonan, Quezon Municipality. Yan, enter na tayo dito. Ano nga bang mayroon dito sa Quezon, Atimonan, Quezon, yan? Jollibee. First time nating makarating dito, kaya naman yan. First time din natin dumaan. So okay naman, pantay ang kabayanan dito. Kaya si Jollibee nakikita ko, bungad pa lang. Si Jollibee na. Dito sa may Jollibee, so kakaliwa na tayo. Tingnan natin sa Google Map. Pwedeng diretso, pwedeng kaliwa. So dito na tayo kakaliwa. Aray, Bicol nene. Oh, dito na yan. Gumaka Atimonan, aring pakanan. Dito na lang tayo kakaliwa, aring pakanan. Papuntang Atimonan. Dito tayo sa Atimonan Town proper. Kakaliwa na lang yan. Yung mga yung bypass na yan or yung daang yan is bago sumapit or makalampas pala ng Jollibee. Yan, dito tayo sa town proper ng Atimonan, Quezon. So susundan na lang natin si Google Map papunta sa may Atimonan Bypark. So 5 minutes lang simula dito sa may Atimonan na yung ating nilikuan. 5 minutes lang. Mapera ma traffic tayo dito. So, dire-diretsuhin na natin ang ating capture. Yan, ang tricycle na dito. Atimonan, Quezon na. Bicol na yung kasunod ng gumaka. Pabicol yun, Pabicol. Ito is, ano, town proper ng Atimonan, Quezon. Yeah.
tayo hanap ng makakaina sa may Atimonan Bike Park. So maganda daw doon. Sabi ng iba. Parang bago lang ata 'yon. Ah, may Nobo din. Aba, ilang pas ata tayo? Presento. Ay, kanan. Ay, dun pa. Saan? Dun pa sa kabila. Dalang pas ata tayo. Dun sa may kabila pa tayo. This way to Atimonan Central. Mintakay? Oo. Oh, yeah. Saan na ba? Ay, pwedeng diretso din. Doon na kaya tayo sa diretso. Magalit sa atin. Nasa likod natin na. Diretso na lang para dire-diretso tayo doon sa may dagat. Tapos bye-bye dagat tayo. Diretso doon sa may Atimonan by Park. Pag dinertsyolaan ninyo itong daan na to, dire-diretso dagat ang tutumbukin natin ito. Yan, ito yung mismong bayan ng Atimonan, Quezon. May mga 7-Eleven, no? Landmark, ano po bang mayroon dito? Landbank pala. CPB, yan asan, ayun, ano yun? Simbahan. Simbahan. Hmm? Mamaya, daanan natin yan. Lampas tayo dumiretso dito, gutom na rin, 11 na. 11 ano na? 16. Ay, tamang-tama lang pala. Tamang-tama lang dating natin. Makakapag-vlog pa tayo ng konti doon sa may Atimonan Bike Park. Hindi lang natin alam kung one way ba ito. Pero may diretso naman na. Opya, muna. Ay! Ano, parang ginagawa ba? Niliko tayo dito sa may, ano? Sa may kanan. One way. One way. Speed limit yun. Doon ay, may daan pa doon. Doon tayo sa may gilid. Ay! Two-way pala, two-way. Tama po. Dire-diretso lang, yan, dagat na ito. Lapit lang pala ng dagat dito. Oo, yan, dagat lang, may mismong bayan. Bye-bye dagat na tayo, pakanan. Papunta doon sa ating destination. So pagkakain natin, pupunta naman tayo doon sa may old na anong tawag doon? Tunay ng daungan. Lumang daungan yan. Andito na tayo sa may pinakang ano dito sa kanan. Yeah. Dagat na sa kaliwa natin. Na may mga tambak lang. Hindi mismong dagat pala itong ating pinakang tabi. Okay. Medyo marami sasakyan dito ah. 2 minutes, nandun na tayo sa ating destinasyon. Yan, wow. Ginagawa itong park natin sa may bandang kaliwa. Oh. Tinatabunan. Yan, ito sa may kaliwa natin. Oh. Yan. Yan, yung dagat sa kaliwa natin. Dahil pala tayo nag-take out na lang. Para hindi na tayo kakain sa ano. Yun, tanaw ko na dito sa may kaliwa natin yung bike park. Malapit na lang eh. Kalagay is 1 minute na lang, 400 meter. Hindi ko alam kung saan ang entrance dito. So, dire-diretso lang tayo dito sa bike tabi. Wow, bike park. Ganda naman ang panahon, sigurado makakapagpalipad tayo ng drone dito. Sa may bike park ng Atimonan, Quezon. Yan, ito na. Sana tayo dadaan. Dito na ba? Ah, dito lang ata. O doon sa gitna. Hindi pa, doon sa gitna. Bawal dyan, truck dyan. Doon sa gitna tayo. May mismong daan. May mismong bike park. Yan, dito tayo kakaliwa. Ito nga pala, o mga kainan. Wow, by Fork Atimonan, Quezon. Yan,
dito na tayo. Hanap lang tayo ng parking lot din kaya pwede. Yan, dito na tayo yan. Kita na yung logo. Logo ng ano, Atimunan Quezon. School ba yan? Dito na tayo. School ba yan? School. Dito na tayo sa by park. Hawa na hawa dito ah. Oo, hapon lang, mainit ay. Dito tayo. Yan, sa by park. Yun, yung by park natin, sa may kanan natin. Yun yung by park. Wow. Quality. Ano to? By park. By park. Atimunan, by park. By park garden. By park. Bay Park yan, Bay Park? Park pala. Bay Park. San tayo pa parking? Bay Park. Bay Park, Bay Park, san tayo? San ko? Ang ganda oh guys. Nung panalasa may kutsing pula. Nun nga, nung tayo pa park. Hindi ba mabawal ang palipit? Kainitan o, tsaka yung may pearl oh. Ayun yung ano, mismong ano. Yun yung mismong ano. Ang tawag doon, mismong daungan. Yun yung bago. Yun yung mismong daungan. Ito yung nasa may by park tayo, tanaw natin yung daungan. Yung daungan. So dito tayo sa may by park. Wow. Tabing dagat na tayo. Kaso mainit. San tayo nito? Noon, sa lilong. Parada natin doon sa main court. Wow. Ito na guys. Andito na tayo sa may... Yan, nandito na tayo. Ito. Yung pinakang... Ano, daungan nila yan. Pero try natin puntahan yung lumang daungan doon sa kabila. Paliliparan din natin. Tapos dito, tsaka doon. Tapos puntahan natin yung... Yung pinakang Serena doon, mamaya puntahan natin. Malapit lang siguro dito, doon ay lang. So ang gagawin natin ngayon is papalipad muna tayo, tapos hahanap tayo ng kakainan. So okay, boom. Ano nga guys, andito na tayo sa By Park Garden. Woo. Ayan guys, ito is sa may Atimunan, Quezon. Ayan, tabing dagat yan, ang ganda oh. Woo. Tapos dito sa nakalagay is Atimunan. Oh,
guys, kain muna, binuto. Okay, dito sa may Jollibee at Timonan Queso. So guys, andito kami sa Jollibee at katatapos lang namin kumain. Then pupuntahan naman natin yung kung tawagin is yung abandon na Pierre Bayon. So okay, let's go. So guys, ang ating pupuntahan naman is yung Pierre na abandon. Coco Pierre ba ang tawag doon? Dito sa bayan ng Atimonan Queso. So kumain muna kami dito sa Jollibee sa may labas ng bayan bago pumasok. So samahan nyo kami sa pier na abandon dito sa Atimonan Queso. So 7 minutes lang halos ang aming lalakbayin hanggang doon. So umabot siya ng 2.5 kilometers simula doon sa aming kinainan na Jollibee. Dadaan tayo dito sa may makalabas ng bayan dito sa Atimonan Quezon. So dito sa may papunta sa ano, sa may Old Pier. Yan, ganda guys dito. Tulay. Woo, wait lang. Quality. Oh my god. Wala pa. Quality yan tulay dito. Wait. Yan, tulay ng Atimonan Quezon. Barangay Carida, ano? Carida, Caridad ibaba. Welcome. Simula dito sa Tulay, mga 1.6 kilometer na lang or 4 minutes na lang nating tatakbuhin hanggang doon sa may Old Pier. Diretso lang tayo pagkalampas ng Tulay. Diretso lang tong daang ito hanggang doon na tayo sa may ano, 1.3 kilometer pa hanggang doon sa Old Pier, Old Coco Pier. Hindi natin alam kung makakapasok tayo doon, pero try natin. Tatry lang natin pumunta dahil nandito na rin lang tayo. Okay, let's go. Parada sa daan, double parking. Double parking. Yan, pamahalang bayan ng Barangay Caridad Ibaba pala ito. Barangay Caridad Ibaba Atimonan Quezon. Barangay Caridad Ibaba. Lapit na tayo. 2 minutes or 900 meters na lang. Nandun na tayo sa may Old Pier. Yan, dito. Malapit lang to sa bayan. 7 minutes lang nalakbay. 7 to 10 minutes. Depende sa inyong takbo. Beach resort. Yan, may beach resort pa dito. Risa Beach Resort. Risa Beach Resort. Wow. Yan, pag nandito na, malapit na yung old na pier. Yan, may tulay pa pala dito, ang isa pa, oh.
na maiksi na tulay. Pagkalampas ng tulay na yung maiksi, may kakanan tayo dito, kakanan. May nakita tayong daan na daan, pakanan yun, doon tayo. Ang problema kung bukas. Yan, ito pala yung old. Ay, sarado. Hindi ari tayong pumunta. Guys, sarado tayo. At dahil sarado, ang ginawa na lang natin, dumiretso na lang tayo sa may Serena kung tawagin dito sa Atimunan, Quezon. Pero hindi naman lugi ang punta natin dito dahil nadaanan natin ito napakagandang tulay ng Atimunan, Quezon. Ilang tulay ay yung may mga ano, disenyo. So, ang next destination natin is Serena dito sa Atimunan, Quezon. So, andito tayo start sa may tulay nila na may magandang kulay sa tabi. Disenyo, rohibo. Then, dire-diretso lang to hanggang makatawid tayo dito sa bayan. Then, dadaanan rin natin yung simbahan diyan yan. Yung kita nyo simbahan diyan. Yan, guys. Dire-diretso lang tayo hanggang lumabas or malampasan natin itong bayan na to. Kaso parang one way ito ah. No entry. Ay, din tayo sa kabila. One way. So hindi pala tayo makakapasok dyan, one way. So diretso na tayo doon sa Serena. Dadaan sana tayo ng simbahan ng Atimunan, kaso one way. So ikot na tayo dito sa may kabilang daan. Yan. Yan, kakanan lang tayo dito. No entry, one way. Tire lock. Pinagpadaan ni Google, di ni tayo susunod sa tricycle. Ano na lang. Sa alang turo ni Google, one way. So di ni tayo. One way? Hindi, one way. One way, pag ganun doon sa kabila, may nakalagay na arrow naman na. Yan, pwede dito. Dire-diretso lang natin. Tawid tayo ng bayan ng Atimunan. Doon tayo naman sa kabila. Dito tayo nang galing sa may part ng tulay. So dire-diretso tayo hanggang malabas natin yung kabilang daan naman. Andun yung kung tawagin is yung Serena. Serena na nasa bato. Yan guys, dire-diretso lang itong daan to. Hindi tayo makadaan ng simbahan, one way pala yun. Nung sana tayo dadaan sa harap ng simbahan, kaso one way. Dito na lang tayo sa may ibang daan. Yung hindi one way, yung simbahan, nung sa kanan natin. Kaso dito na tayo dadaan. One way pala yun. So first time natin dito, kaya sumunod tayo sa rules. Rules and regulation ng bayan ng Atimunan, Quezon, kung one way ba. May mga signboard naman na makikita kayo kung one way or two way. Yan, ganyan ito. Yan, two way. Yung ito sa may kanan natin. Yan, dito two way din to. Pwedeng salubungan. Yan, lalabas na tayo dito sa may Atimunan, Quezon na bayan. Going to Bicol yung ating pupuntahan, yung daan na papunta sa Bicol region. Saan? Ano si Lola? Diretso lang tayo dito. Si Lola na nga kapag-bike. Yan, may arco dito. Ano ba nakalagay sa arco? Ano nakalagay sa arco? Mendoza Compound. Mendoza Compound pala ito. Mendoza Compound. J&L. Mendoza Compound. Dito tayo. Yan. Dire-diretso lang. King Legs. King Fisher. Dito pala tayo. School ba yan? Hindi ah.
Tapos kakanan tayo dito, labas ng highway, pagkakanan, kakaliwa. Ah, napapasok pala tayo sa subdivision. Magagawa, sumunod lang tayo sa rules ng one way ng Atimunan, Quezon. Dito ang labas natin sa labasan ng subdivision na to. Tapos kaliwa tayo dito. Yan, ano ba yung nandito sa part na to, parang maganda. Kaliwa tayo, going to Bicol itong daang ito. Yan. Ano ba tong nasa kanan natin? Catholic Cemetery pala. Cemetery pala. Yan, dito yung kanan natin, yung may lumabas na truck sa may bandang una. Yan, yan yung galing naman sa may Bitukang Manok. So hindi na yan dumaan dito sa Atimunan, Quezon, pwede kayong dumaan dyan going to Bicol. Yan yung mga truck. So lalabas lang tayo ng bayan ng Atimunan, Quezon, nakaunting mga 2 minutes lang na biyahe. Simula dito sa crossing na to, 2 minutes na biyahe, 750 meters. Nandun na tayo sa may, kung tawagin is Serena. Yan, kaso ang daming truck. Dami talaga dito na biyahing truck. Itong ating pinanggalingan, town trapper. Itong pa may pakana natin, yun yung going to Maynila, Lucena, Maynila, Lucena, Quezon. Yan guys, so magkadugsong pa yung truck. Ay, batak, sira pa ka. Yan. Tayo diretso lang dito. Diretso lang tayo dito sa may daan is papuntang Bicol region. Nandito na ulit sa pinakandagat at yung port nandito sa kaliwa natin. Nandyan din yung daan sa may crossing yan. Yung port. Yung Atimunan port. Wow, magbabaybay dagat tayo dito. Then matatagpuan na natin dito kung tawagin yung Serena. Naalala ko nung bata pa ako dito, niluloko ko, may Serena daw sa daan. Kala ko is totoo, yung pala. Tingnan nyo na lang mamaya. At atin ding bibisitahin yung Serena nga na tinatawag dito sa Atimunan, Quezon. Yan, lapit na tayo. 1 minute na lang. Walang kulang. 400 meters simula dito sa ating position. Ang dagat sa kaliwa natin, oh, asul na asul. Dami talaga nadaan dito mga truck. So dito yan, malapit na tayo. 220 meters. Ano na lang, 180 meters na lang. Yan, dito na lang nga tayo sa may kaliwa natin. Problema natin is paparkingan. So park na natin dito sa may lilong. Dito na baka yun. Park natin sa lilong. Yun. Yung ating sasakyan. Alba, lumapit dun. Yes, yun. So, ang last destination natin is dito naman sa Serena, or yung tinatawag nila Serena ng Bato. So, 5 minutes to 2 minutes drive lang siya simula sa town. Ah, yung Serena. Lapit lang siya sa pinakang bayan. So, tara, samahan niyo ako. So, nasa. Ayun. Yan, ayan guys, andito na kami sa may Serenang Bato. Yan. So ayan, kung makikita nyo, may statue dyan. So yun yung Serena. Dito na kami. Yan, pwede palang bumaba doon sa baba. So kung makikita nyo, yan, may hagdan. Yan, buti low tide para makapunta tayo doon mamaya. Tatry natin, so magpapalipad muna tayo dito ng doon. Yan, ito mga kasama ko yan. Ito pa, si Macy's. Yan.
ng Serena. So ayan guys, yan, bumaba tayo dito sa may hagdan. Yan, yung Serena dito sa Atimunan, Quezon. So tama, low tide. So try natin pumunta doon, yan. Medyo madami lang basura. Yan, try nating umakyat doon kung kaya natin. Yan, ito ang daan, no. Opya. Wow. Ya. Aba. Yan guys. Kaya tayo, parang may mga bakas ah, parang may naakyat ding iba yung kasama ko. Ito na. Guys, ito na tayo. Picture. Sa Serena. Na nung dati ako'y bata pa, ay talaga namang yan. Woo. Nung bata pa ako, kala ko sabi sa akin niloloko. Eh Otoy, abangan mo yung Serena, galing kami dito sa may Pitugo. Bata pa ako, baka mga elementary pa. Woo. Elementary pa, sabi sa akin may makikita daw na Serena dito. Yan, ito na. Binalikan ko na yung Serena dito after ilang years. Yan. So binibiro ako yan, ako silip na silip sa jeep. Ay, jeep ang arenda namin noon. So may reunion kami din sa may Pitugo. Pitugo Quezon. So shout out sa mga pinsanin ko dyan sa Pitugo Quezon. So may mga pinsan kami dyan kay Amamang Julito na taga Tayabas. Siguro alam naman nyo mga Tayabasing kabili. Yan. Shout out sa mga Pitugo, kung mapapanood nyo to, comment lang kayo below. Pinsanin, may mga pinsan kami dyan. Ito sa may Serena na ako. Woo. Yan sila sa baba. Okay guys, baba na tayo. Ito pala talaga guys ay isang buong batong malaki, oh. Yan, oh. Yan. Isang buong malaking bato na may Serena sa ibaba. Yan guys. Mahirap lang ang pag-akyat dito, so kailangan ng yan. Saka low tide. Pag high tide may ano dito, may mga kopya. Thank you. Sabi po no, pero pala po. Narating din natin ang mga dati nating sa istorya lang natin dinig yan. Yan guys, tatanungin ko si Kuya kung about dito sa Serena. Kuya, pwede pa interview? Yung tungkol din sa Serena. Tagal rito ka po ba, Kuya? Yan, matagal ka na po dito. Ay, yung pong about po doon sa Serena, ba't po ba nilagyan diyan sa ng Serena? Yung mga sinaw ng tao dyan, may napagkita rin Serena dyan, ay kaya yung pong mga nilagyan na ribulto. Yan, nilagyan daw diyan ng Serena dahil nung una pong panahon may nakakitang nagpakita na Serena diyan sa dyan po sa may mismong bato. Mara, kakapanindig balahibo naman, pamandi ako galing doon sa kaya nilagyan nila ng ribulto. Kaya nilagyan ng ribulto. Ay, yan po, isapol, ikaw po ba isapol bata dito na nakatira? Baka po may kitang 40 years dito. 40 years na po dito, pero ganyan na po yung Serena ngayon. Yan, si Kuya halos 40 years nang dito, pero meron na talaga dyan Serena. Tanda ko nga po nung bata pa ako, pag isang beses lang kami napadaan dito Tuturo ay Serena daw, say ko yun na nga ay Serena. Kailangan po na nga yan, misa niya, nag-iba ano yan. Nag-iba po yan? Nag-iba. Paano pong nag-iba? Tinamaan ng kidlat yan? Tinamaan po ng kidlat. Aba yan, tinamaan daw pala ng kidlat, yung po mismo Serena. Total po yung Serena. Aba yan, tinamaan daw pala ng kidlat yung Serena. Tapos ay ginawa uli. Kaya pala parang medyo bago po yung ano niya. Maganda yung araw. Nung una po, nung una-una. Parang nga pong mahaba. Bale, sa tagal naman natanda talaga, no, tumanda, no? Ayaw, tumanda na rin. Yan nga po. Talagang yan ang tagal na nga po pala ng Serena ngayon. Ano? Yung sabi-sabi, nilagyan ng Serena dahil nga daw may nakitang Serena. napagkitang Serena. Yan, sa mga hindi naniniwala.
Yan. Yun naman ay kaya nilagyan daw ay sa bagay, hindi pa rin nga tayo nakakakita ng tunay na sirena. Kaya para sa atin, isa pa rin yung kwento. Pero para sa taga rito, ano po, kaya nilagyan ng sirena ay may nakita talaga. Ano, mga minapagkita. Marami daw po na ano, yung isa lang. Isa lang na nagpakita. Ang nga ganun na, yung mga sinaw ng tao. Ay, wala na nga po, yun yung mga galing po mga kwento sa mga lolo pa natin, ano po, lolo pa ni Kuya. Nga si Kuya, ano nga po ang pangalan? Felix. Nga si Kuya Felix, tubong taga rito po, kayo talaga or ibang lugar? Bicol ako. Ah, taga Bicol daw si Kuya. Ah, dito ka na po nanirahan. Ah, yan. Si Kuya dito, dito po ang bahay ninyo sa... Naro pa ako sa military. Ah, may ginagawa ka lang po dito. Ano ko ng nerd. Ah, nag-ano ng nerd pala dito. Si... Nito, ah, nito pong niyugang pa ganito ah, kaya pala ay ah, dito sa may tapahan po. Ah, yan. Sige po Kuya, maraming salamat po sa information. Si Kuya Felix nga po, ano po? Kuya Felix ng Atimunan, Quezon. Atimunan nga po ito, nakakasakop ano po? Yan. Barangay Angeles. Barangay Angeles, yan. Okay po Kuya, maraming po salamat. Hanggang dito na lang ang ating vlog at salamat sa panonood. Don't forget to hit the subscribe button at ang bell para updated kayo sa mga travel at adventure na gagawin natin dito sa ating vlog. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way.